Hi mga kabadang, for today's video, ang i-share ko naman sa inyo is yung aming after magsarado ng tindahan routine. Ayan, nakapagsarado na kami ng tindahan kanina kasi yung curfew nga dito sa amin is 6 p.m. ng gabi. Ayan, tapos ang oras natin ngayon ay 7:11 p.m. Yan, tinignan ko lang sa CCTV. And then, April 2, 2021, ayan. Hindi ko kabisado kasi ako ay hindi na tumitingin ng kalendaryo, sa cellphone na lang. So, yan, sarado na nga kami at papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko after namin magsarado ng tindahan. At bago yon, sino muna sa inyo yung mga may routine din pagka kasasarado lang ng tindahan nyo? Ano-anong mga routine yung ginagawa nyo? Comment below kung meron din ba kayong routine after nyong magsarado. So, yun. First thing na ginagawa ko is nagsasanitize ako ng table, lalong-lalo na kasi uunahin kong gawin tong part na to. Kasi dapat lagi siyang malinis at saka walang alikabok, ganun. Tapos dapat lagi siyang nasa-sanitize. Kaya tuwing gabi, nagsasanitize talaga ako ng part na yan. Kasi meron siyang mga ano, yan o, diba? Makita nyo pa yung inumin ko, Jollibee. So yan. Alcohol yung ginagamit ko. Baka mamaya sabihin nyo masyadong mga gastos. Alcohol ginagamit ko kasi binababaan kasi to ng pagkain. Ayoko yung yung bato. Nag-aamoy Sonrox. Kaya kailangan yan. May gagawin ako dito. Hindi ko muna pupunasan yung buong lamesa. Dito lang muna sa side na to. Dahil itatali natin tong mga bagong face mask na dumating. Deliver from Shopee or Lazada. Hindi ko sure. Yan. Naka-flash sale to. Nakuha ko 5 pesos each. Yung ganito siya, oh, KN95. Yan. Tatali natin siya. Try natin kung maitatali ko. Bali, 50 pieces yata ito. So, yun. Pagkasarado namin, saka ako nakakagawa ng mga ganitong bagay. Yan. Teknik naman sa pagsasabit, ganito gagawin nyo. Kuha lang kayo ng straw na panali. Yan. Tapos, siguro okay na yung mga ganito kahaba sa akin. Pantayin nyo lang yung dulo. Dapat pantay sila. And then, yung kabilang dulo, di ba, may ganito siya. Yan, may paganyan siya. Ibubuhol nyo lang yan. Ganyan. Yung simpleng buhol lang talaga para pwede nyo itong isabit sa bakal, sa pako, yan, sa kung saan man po pwede, sa hook, kung saan nyo siya pwedeng isabit or sa mga alambre. And then, ito naman, yung dalawang tali na to, yung nakita nyo na yan. Yan naman yung gaganitohin nyo siya. Yan. Paplatin nyo siya, tapos pagplat na siya, hihimay lang kayo ng strands. Strands ba tawag yan? Mga ganyan lang kanipis. Para madali siyang hilahin ni customer at saka madali din siyang itali. Yan. Ganyan nyo lang, makakarami kayo dyan. Tapos, pag nahimay nyo na to, syempre, pwede nyo nang isabit dito. Itatali nyo na dito yung inyong mga gustong itali. Ganito yung ginagawa namin sa mga biskuit namin. Yan. Biskuit candy. Tapos, sa mga ibang paninda namin na mga nakapouch. Ganito yung technique kung paano kami magtali. Yan. Wala naman kasi akong gagawin ngayon. Maaga naman nagsarado. So, gawa tayo ng kapakipakinabang na magagawa. In-effortan ko yung part na to. Alam nyo kung bakit. Kasi, yun. Ako umorder niyan pagka
nag-aalanganin yung stock namin. Basta yan yung business ko. Dito sa tindahan na to, yan yung business ko. Yan yung nakatoka sa akin. Ngayon, yan ang in-demand na business ko kasi yan ang mabenta ngayon sa sari-sari store. So, yan yung ini-effortan ko ngayon. Dati, ang nakalagay dyan, mga alak. Kaso nga, ayun, liquor ban. So, imbis na alak pa rin yung ilagay ko dyan, iba naman yung ilalagay ko. Yan, so ganyan na siya. Oh. Marami na siyang strands, marami na siyang mga buhok-buhok dyan. Kasi yung kabila naman, ganun din gagawin nyo. Tapos, after nyong mahima ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo siya itatali. Pwede to kahit na anong klase ng straw ba. Pero ito yung ginamit ko, yung straw na ganito, na kulay itim. Kasi yan lang yung straw namin. May straw naman kami na binibenta na di kulay. Kung gusto nyo ng colorful, pwede rin yun. Pero parang mas madali itong himayin para sa akin. Compare doon. Ang tanong, nakakakota pa ba kayo? Comment below kung nakakakota pa kayo sa amin tagtumal. Yung mga tindahan nyo ba, nakakakota pa ba kayo? Carry pa ba ng inyong tindahan? Makakasurvive pa ba yan? Alam ko marami nakakaranas dyan na tumutumal yung mga paninda nila this season, this ibang tawag dun, basta yun sa mga panahon ngayon, alam ko na yun nga maraming nakakaranas ng tagtumal. Pero hanap lang kayo ng paraan or mga bagong pagkakakitaan na pwede nyo idagdag dyan sa sari-sari store nyo, para kahit matumal yung mismong sari-sari store nyo, at least yung dinagdag nyong pagkakakitaan, mga items or mga merienda man yan, pagkain, nakakabawi-bawi kayo. So yan, ganyan na siya. Tatali na natin. Naka ano ba to? Yan. Hindi siya nabubuksan kasi may tape siya dyan. Yan. Itong part na to, yung maliit na part na yan, dyan natin siya itatali. Kurutin nyo lang ng bahagya. Huwag nyo bubutasin ha, yung pack. Pagka magtatali kayo, huwag nyo bubutasin. Kasi pag binutas nyo yan, ay, patay na. Tatali nyo lang siya ng literal na tali lang. Mawala yung ano. Tali nyo lang ng ganyan, tapos isa pang, doble nyo pa ng isa pa, kasi pag isa lang yan, baka kumawala. O, diba? Ganyan na siya. Ganyan na itsura niya. Tali nyo lang lahat. Ganito, kuha kayo ng isang strand. Baka di nyo pa na-gets. Tapos, ipitin nyo lang tong maliit na side ng dulo, edge. Ang plastic. And then, ganyan. Tapos, ipasok nyo lang yan sa buhol. O yan, nabuhol na ng isa. Tapos, ibuhol nyo pa ulit ng isa pa. Para sure na hindi talaga siya makakawala. Yan, dali lang. So, ito na siya, natali ko na after ng ilang minuto. Naitali ko na siya lahat at ready na siyang isabit. And then, bago ko siya isabit, lalagyan muna natin siya ng tag price. Yan.
10 pesos each. Kasi mahal naman talaga yung mga ganitong KN95 mask. Nagtingin ako online, ang presyo niya ay 14 pesos. Online yun ha. 14 pesos each. Tapos, mahal din dun sa may mga market area. Dito sa mga palengke dito sa amin. Mahal din siya. Ayan. Ganyan natin. Ayan. Huwag lang makukuha ang may tag kasi, yun, pag nakuha siya, wala na. Wala na ang tag. Hanap muna tayo ng pagsasabitan. Dito nyo siya isasabit ha, dun sa binuhol nyo. Yan. Yung palup na yan. Dito natin siya isabit. 10 pesos each. Tapos, aayusin ko naman tong part na to. Yan, ayoko nga nang may mga gulo-gulo. Tsaka para maayos natin yung ano. By the way, ganito yung dati naming packaging. Ayan. Nasa may malinaw na plastic. Pero, nanghinayang kasi ako kasi medyo mahal yung plastic na yun. So, ganito na lang yung pinagbabaluta namin. Yan. Pandalawang kilo to na plastic. Na labo. Yung kalipso. Kung alam nyo yung kalipso na plastic. So, yan. Linisin na natin. Tapos mamaya, doon naman tayo ikot sa loob. Hindi kasi talaga maiiwasan magkaroon ng alikabok dito sa amin, promise. Hindi talaga siya maiiwasan. Same lang yung price ko nito, oh, malaki lang yung box niya. Pero 50 pesos ko rin siyang binibenta. Kaya yun, marami pa rin bumibili. Tapos marami pa akong stock nito sa loob. Yan, isang buo pa dito sa part na to, puro face mask yun laman. Kasi nga, mabenta siya sa amin. Kaya ito yung in-important ko. Kasi ito yung mabenta dito. And then, bukod dito sa nadagdag na to, meron na din kaming nadagdag na black na face mask. Ito. Yan. Pero hindi ko to na-vlog. Yan. Nirepack ko siya, pero may box din kami yan. Per box. Para lagi siyang puno. Alam nyo kasi yung mga customer, pag laging puno yung inyong display, malakas siya makakuha ng attention ni customer. Oh, ang dami namang naka-display. Ganun. Yan. Tapos maglalabas lang ako dito mamaya ng mga face shield. Kasi wala nang display. Hindi na nakikita ni customer. So yan, ayusin lang natin. Madali lang naman yung ginagawa ko after magsarado. Kasi ganyan lang naman talaga ginagawa ko. By the way, ang ganito namin, itong face mask na surgical face mask ay 2 pesos each. Tapos, pag binalot na namin siya ng ganito or nirepack na namin siya with seal, ano na siya, 10 pesos kasi 5 piraso to. And then, dito naman sa kulay itim, 4 na piraso kasi 2.50 each naman yung ganito. 4 na piraso, 10 piso. Mas mahal kasi si black compare dito sa literal lang or yung simple lang na face mask. Yan, ayusin lang natin. Sinisil namin siya, yan. May sealer kasi kami. Ayoko kasi yung maalikabukan yung loob ng face mask. At saka para iwas expose na rin sa kung saan saan, diba? And then ito, yan yung aking pakaratula. Kailangan ayusin natin to dahil nasira siya. Yan, okay na yan. Hindi na yan magagalaw. And then, balik na tayo sa trabaho. Lipat na tayo dun sa loob. But before that, i-check muna natin yung ating ice candy. So, ito na yung ating ice candy. Pagpasensyaan nyo na yan. Kulang ng flavor dapat yan na typo. Yan, milk tea flavor special ice candy for only 5 pesos. Sarap na babalik, balikan mo. Pak! O, diba? Tapos yan, medyo gulo ng aming ref. Kailangan na niyan i-defrost. Pero di muna kami mag-defrost ngayon kasi
gamit na gamit pa yung ref namin. Tapos ito yung situation ng aming ref. Ayan, may Jolly kami. Tapos tubig ng aming tindero. And then tubig ulit ng aming tindero. Yan yung ice candy. Ito, bagong gawa ko to ulit. Taro. Ayan. Hindi kami nakagawa ng vlog nito kasi baka mamaya nagsasawa na kayo. Pero meron akong vlog na kung paano ginagawa yung latest namin na ice cream din, na creaming creamy na ice cream. Ililink ko dyan sa baba. And then, ito yung next. Yan. Puro cola na Jolly. Yan yung tagpipiso. Ganito siya, oh. Yan. Mabenta rin to dito pagka yung mga bata na walang-wala talaga. Piso lang yung pera. Yan. Yan yung binibili nila. But, meron ako dito nung bagong gawa rin. Same day ko siya ginawa nito. Tsaka yan. Meron ako dito yung avocado ice cream tea. Yan. Dami, oh. Madami akong ginawa. Yan. And then, ito yung ano ba to? Ang tawag dito? White bunny or yung white rabbit flavor. Mas meron pa pala ako nito. Yung buko something. Buko pandan, ayan. So, yun lang. Update dito. Pasok na tayo sa loob. Ah, ito pala, yung mga itlog namin. Ayan, dyan nakalagay yung mga itlog namin. Yan, baka hindi ko pa yata ito napapakita sa inyo. May mga itlog yan, guys. Yan, 12 trays ang laman ng isang crates. So, marami-rami yung stock naming itlog ngayon. Medyo nabawasan na yan. Kasi ilang crates yung meron kami. Ito, pag ibang kulay, ibang size yan. Compare doon. Pasok na tayo. So, ayan, yung aking laptop. Ganyan yung itsura niya. Yan, ayusin pa to. At yan, ayusin natin yan. Tsaka yun, part na yun. Yan, linisin natin yung mga calcu, yan. Madali lang naman yan, yan na lang naman yung gagawin ko. Tapos ito, ipapasok ko yan sa loob kasi hindi naman yan nananatili dito dahil puti, madudumihan. So, yan lang. At dito ko na nga tatapusin yung vlog ko for today. Hopefully, nagustuhan nyo at share nyo naman sa amin kung ano yung mga after pagsarado routine nyo dyan. Comment nyo dyan sa baba, ah. And if you found this video helpful, don't forget to like this video, comment below, and kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, make sure to subscribe, hit the notification bell, and click all para lagi kayong manonotified pagka meron kaming bagong uploads. Yan lang, maraming maraming salamat. Bye-bye! We'll be right back.